Welcome back sa mga nagbabalik. Pero kung first time mo manood sa channel na to, I'm Niza Gueco. Ang video na to is part ng freelancing mini-series natin. So, maliliit na video siya tungkol sa freelancing para makapag-start yung mga newbies from scratch. Kung interested ka mapanood yung series na to, tingnan mo sa description or sa card. Nalagay ko sa card. Tingnan mo yung description link tapos simulan mo doon. Thank you! Hi! So, today pag-usapan natin yung trend na know your worth. So, usong-uso to eh. Lagi niyong naririnig to, for sure, sa mga, kung kasama kayo sa ibang freelancing groups or anywhere naman. Kasi, parang, totoo naman yan eh. You have to know your worth. Totoo yan, na parang kailangan alam mo yung karapat-dapat tanggapin para sa'yo and yung karapat-dapat na yung parang nilo-lowball ka na. Kailan ka ba nilo-lowball? At saka kung kailan yung okay lang tanggapin. So yun, before natin start to, syempre kailangan nating i-address na yung know your worth is different from forcing it. So, syempre iba yung alam mo yung worth mo at alam mo siyang i-explain kesa dun sa alam mo nga yung worth mo, pero yung worth na alam mo is yung rate lang. So, knowing your worth is so much more than knowing your rate. So, hindi lang yung rate yung worth mo. Hindi porket sinabi sa'yo na $18 dapat yung start, huwag kang tatanggap ng lower. Pero wala ka pang alam sa industriya, wala ka pang alam kahit ano or experience, pero yun na yung ipipilit mo. So, knowing your worth means kaya mo i-back up. Kaya mong backupan yung kaya mo, yung sinasabi mo. Okay, yun. So, having said that, i-address natin na knowing your worth, syempre works for some people naman kasi talaga. Talagang makukuha mo yung gusto mong makuha if you know your worth at alam mo siyang i-explain sa client. But, merong mga tao na hindi mag-work. Pero baka hindi siya maganda as a start na maging demanding sa work. Lalo kung may mga tao na wala pa silang alam dun sa industriya na pinapasok nila. So, how can you instill your worth kung hindi mo talaga alam pa, diba? Meron ding mga tao na hindi pa confident sa skills nila or sa sarili nila. Tapos, meron din naman, pangatlo, meron ding mga tao na hindi good in marketing themselves. So, kapag pinilit mo yung know your worth trend mo dito sa tatlong klase ng tao na to, magiging awkward yung conversation, tapos magiging mas nakakahiya sila. Diba? So, ang sinasabi ko sa video na to, yung know your worth, pinagtatrabahuhan din yan, hindi yan basta-basta know your worth. And ikaw, kung alam mo na yung worth mo, you have no business imposing it to other people. Hindi pwedeng pagtatawanan mo yung tao dahil hindi niya alam yung worth niya, dahil alam mo yung worth mo, tapos hindi niya alam, ikaw natatawa ka na. So, paano mo malalaman yung worth niya, di ba? So, sa sarili natin, tayo lang yung nakakaalam ng worth natin. So, hindi dapat natin ihayaan yung ibang tao na pagtawanan tayo, ibully tayo, porket hindi tayo same ng tingin sa know your worth na yan. Okay, so, I hope clear na yung video na to is targeted sa mga newbies. Ang goal ko sa video na to is para makapag-continue kayo, makapag-start kayo as a freelancer without losing hope, without being discouraged sa mga nagtatawa at saka yung mga nambubuli ng mga maliliit yung rate. So, if naka-encounter kayo ng tao na nagpe-preach, yung parang napakataas ng tingin niya sa sarili niya, tapos know your worth, maawa kayo sa sarili niyo, yung pinagsasasabi niya, okay lang. Just move on. Wala siyang business para i-impose yung paniniwala niya. So, it's up to you kung gusto maniwala or hindi. Kung yung ginagawa niya parang nakaka-discourage na sa'yo, i-unfollow mo lang siya. So, walang masama dun. Mag-focus lang tayo dun sa things na nakokontrol natin.
So tayo na yung mag-unfollow and mag-focus tayo sa growth natin para eventually ma-address natin yung mga problema natin at ma-instill natin yung worth natin sa clients. Okay, so gusto ko isimulan tong video na to not as an attack. Hindi ko gustong i-attack yung mga taong to, pero gusto kong i-attempt, intindihin yung mga posisyon nila, kung bakit sila ganun, kung bakit ganun yung attitude nila towards dun sa mga tumatanggap ng maliit at dun sa mga hindi, parang feeling nila hindi pa alam yung worth. Okay, so number one, these people are blind about what is happening around them and what is real. Ito yung mga nasa circle bubble. So, yung mga kasama nila, yung mga elite, yung mga nakasama sila sa group chat ng mga elite, yung mga mayamang course makers, mga kamote coaches, ganun. Tapos yung mga group nila, yung mga kultong mayayaman na matataas yung tingin. So, yeah, wala masama dun kasi sila yung circle nila. Pero minsan, they are blind na hindi lahat kayang mag-instill ng worth agad. So, hindi naman kasi natin sinasabi na mag-stay ka sa bottom eh. Ang sinasabi lang natin, pwede ka mag-start sa ilalim. Pero you have to work your way up. Kaso itong mga to, parang napaka-blind nila. Hindi nila ma-realize na to get there, merong mga tao na swerte nandun sila. Meron ding mga tao na kailangan talaga from the start, step one, ay parang binibrave talaga nila lahat ng steps. So sometimes ganun yung mga ibang elites. So elites yung tawag sa kanila, walang mocking or anything, pero sila yung matataas and matataas yung tingin sa sarili nila. So sometimes hindi nila alam, hindi sila parang bulag sila dun sa mga nangyayari sa baba. So hindi man naman pwedeng sabihin ganun lahat, diba? So meron ding mga taong nasa baba or mga nagsistart pa lang, bulag sila dun or mababa yung tingin nila dun. Number two, mga privileged. So, sometimes, these people never experience to be at the bottom, yung mga walang makain. So, meron kasi hindi natin makakailayan. Merong mga tao na kapag hindi sila kumilos, wala silang makakain or walang makakain yung pamilya nila. Meron kasi yung mga iba na mayaman yung magulang, na parang kahit hindi ka kumain, kahit hindi ka magtrabaho, may kakainin ka, or meron mga iba na okay yung financial standing nila ng asawa niya, nagtatrabaho yung asawa niya, so kahit hindi siya magtrabaho, or kahit ma-stagnant siya nang wala siyang sinisweldo, okay lang. Nabubuhay pa rin siya. May mga tao na may supportang nakukuha kahit hindi sila magtrabaho. Pero may mga tao na sila lang yung maaasahan nila. Sarili lang nila yung maaasahan nila. So kung hindi sila gagalaw, nga sila. So yung minsan, yung mga elites na to, hindi nila na-experience to. So hindi nila alam na may ganun. So ako na-experience ko yun, na parang pag minsan pag may nagtatanong bakit ako sensitive sa mga newbies na ganyan. Kasi alam ko, naranasan ko yung pag hindi ka talaga kumilos, wala kang kakainin. Meron time na parang yung kinakain namin, sorry na kwento ko. So yung kinakain namin, rice and toyo. Tapos parang sinasabi namin na kunwari adobo to, adobo yung pagkain natin, ang sarap, ganyan. So, meron kami mga times na ganun. Marami kaming times na hindi naman ako lumaking mayaman. Eh, hindi rin naman ako kasi mayaman. So, alam ko yung mag-start sa baba. So, yun lang yung sinasabi ko, na parang may mga tao na hindi nila alam kasi hindi pa nila na-experience yun. Minsan supported sila or sheltered sila. So there's nothing wrong with that. Pero, there's nothing wrong with that. Sila lang yung wrong. Medyo ba? So, sa totoo lang, there's nothing wrong with that nga, paulit-ulit. So, walang mali dun. Kasi,
ganyan naman talaga yung mundo natin, di ba? May mga matataas, may mga bababa. Pero the moment that they impose, yung the moment na magbully sila, yung magtawa-tawa, tapos parang ang late ng tingin nila doon, yun yung mali. Yung attitude nila yung mali. It's not the industry or anything. Yung attitude nila. So yun, ito yung gusto kong ma-achieve na maintindihan natin sila. Kasi sa totoo lang sila yung kawawa eh. Oh, tapos yung pangatlo, sometimes these people just jump to where they are. Parang lock lang. Walang online footprint, ganyan. So, minsan ganyan lang. Bigla na lang silang yumaman or bigla silang biglang nag-boom yung courses nila. Biglang ganyan. So, parang napaka-blind na nila. Eh, hindi nila na nakikita yung mga nagsisimula pa lang. So, sometimes din, these people did not start from scratch. So, pakitaan mo ko ng established freelancer na, yung talagang nag-start sa bottom, na ganyan ang arte, na nambubuli ng mga maliliit ng bayad at ng mga nag-nowhere worth bullshit na yan. So, pakitaan mo ko ng established freelancer na nag-start ng scratch na ganon. Yun, maniniwala ako sa'yo. Pero, kasi yung mga kilala kong mga nag-start talaga from scratch, sila yung mga tahimik lang na nagtatrabaho. Yung mga nag-iingay, yan yung mga nagsisimula. Ayun, biglang yaman, biglang kabuti. So, ayun, sila yung maingay at sila yung... ang matindi kasi sila na yung maingay, sila pa yung nanda-down ng ibang newbies. So, yun lang naman yung problema ko sa kanila eh. Pag nanda-down sila ng newbies. Pero kung otherwise, gawin niyo yung gusto niyo gawin sa buhay niyo, tumalon kayo sa lahat ng gusto niyo talunan. Pero kung the moment na yung newbies ibinubuli na, yun, doon ako nagsasalita. So yun, ito yung apat na reason na sometimes na reason na sa tingin ko dahilan kung bakit ganyan sila, kung bakit sila yung nag-i-impose na ano. So, dahil na-discuss na natin yung pwedeng reasons, discuss natin yung resulta. So, dahil ganun yung reasons nila, ganito yung nangyayari. Unang-una, they feel like superheroes. So, akala nila sila yung magsisave sa lahat. Dahil successful sila, akala nila yung way nila kung paano nila na-achieve yung success is the only way to achieve a success. So, alam naman natin na yung success relative yan. Kanya-kanyang definition tayo ng success. So, yung success sa kanya doesn't mean na yun yung success sa akin. Doesn't mean na yun yung success sa'yo. So, kahit hindi ka agree dun sa path nung isang successful ng ano, walang masama dun. So, kasi kanya-kanya tayong success paths. Depende yun kung paano mo abutin. So, sometimes they feel like superheroes na parang sila lang yung superheroes or gods, na sila lang yung pwede mag-save sa sangkalibutan. Medyo. So, dun sa mga ibang freelancers. Sometimes then, they feel that they're the only ones above. So, parang ang feeling nila lahat nasa baba dahil dahil ikaw yung center of attention dun sa kulto mo. Dahil ikaw yung admin. Dahil ikaw yung may-ari ng course. Ikaw yung nagpasok ng pera. Ikaw yung nag-ano. Feeling mo, lahat ng tao, lahat ng members ay minions na nila. So, yun, naging resulta yun ng reasons na diniscuss natin kanina. Ayun, so yung pangatlo, they feel that their way is the only way. Yun, katulad yung diniscuss natin kanina. So, katulad yung sinabi ko kanina, hindi ito meant to attack. I just want to open the eyes of the newbies na there's nothing wrong with you. There's nothing wrong with getting $3. So, hindi masama na tumanggap ng $3 or low contracts as a start. Basta alam mo na stepping stone lang siya. And basta alam mo na nakakatulong ka sa pamilya mo. So, walang kahit sinong pwedeng magsabi sa inyo na maawa ka sa sarili mo, kinakawawa mo yung sarili mo,
katawa-tawa ka, ganon. So, for me, yung mga nagsasabi nung ganon, sila yung kawawa. Kasi, ano sila eh, sheltered sila, wala sila, parang walang alam sa mundo. Parang, parabang sa pera lang nakatingin. So, yun. Yung video na to is addressing the newbies na huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yung know your worth na to is bullshit. Kasi yung know your worth ng mga usong mga kamote coaches is walang substance. Okay, so next. Gusto kong i-address yung mga arguments ng mga know your worth. Na, okay, so, sige, little, maliit na disclaimer lang. So, gusto ko tong i-emphasize kasi nga, gusto kong bawasan yung mga newbies, yung mga nagsistart lang, na gusto kong bawasan yung mga nawawalan ng pag-asa, yung mga nade-discourage. Marami kasi yan eh, yung mga nawawalan sila ng pag-asa dahil namulat sila dun sa know your worth bullshit ng mga ibang coaches na parang, oh, dapat pala $20 na yung single ko, ganyan-ganyan. Tapos yung walang tumatanggap na clients. Pero if they start pala low, tapos matututo pa sila ng skills, yun pala yung way nila to success. So, yun yung i-address natin. If you're just starting, huwag ka ma-discourage dun sa mga know your worth bullshit na yan. Huwag ka ma-discourage dun sa mga nambubulian, yung mga tumatawa. So, work your way up. Walang makakapagsabi kung sino yung, kung ano yung way mo to success. So, mag-address tayo ng mga konting ibang arguments ng mga iba. Okay, so, may iba na nagsasabi na yung parang wala kong pera, kahit ano na lang. Parang yun yung sinasabi nilang reason ng mga ibang newbies. Wala akong pera, kahit ano na lang. Sinasabi nila na parang nagpo-pull ng industry down. Yun, yung mga tumatanggap na yun. So, i-debunk natin to. Hindi nagpo-pull ng industry pababa ang mga noob, ang mga tumatanggap ng $3 or yung mga lower. Dalawa yan eh. So, yung may mga clients na nagsistart pa lang, may mga clients na malalaki na. So, ikaw kung siya, parang sa tingin niya na mataas na yung worth niya, parang obligasyon niya tumingin na ng higher paying clients instead of focusing dun sa pool of clients na para dun sa mga newbies. So, hindi nagpo-pull ng industry yan dahil cycle lang naman ng industry natin eh. May mga nagsisimula, may mga nagsasucceed, may mga hahanap ng starting freelancers tapos hanggang i-increase nila, or may mga naghahanap ng starting freelancers tapos pag yung freelancer is parang sa tingin nila natuto na sila, aalis na sila, aangat na sila, tapos ito hahanap ulit ng mali na freelancer. So, cycle lang to. Hindi ito hilahan pababa. Kasi, ang laki-laki ng freelancing industry. So, yung mga nagsasabi na nagpo-pull ng industry down, yung mga kumukuha ng $3 per hour, sila yung mga insecure. Sila yung mga walang belief sa skills nila. Sila yung mga hindi kayang i-market yung sarili nila sa clients na matataas. Sila yung mga nakikipagsiksikan dun sa mga clients na nasa Upwork, nasa ganyan. So, bakit ka nakikipagsiksikan dun sa mga clients na tumatanggap ng newbies, diba? So, if ikaw sa sarili mo, confident ka sa skills mo, alam mo kunin yung client na para sa'yo. And yung mga clients na nagbibigay ng mababa, and yung mga freelancers na nagkukuha ng mababa, hindi mo na sila papakilaman. So, nasa taas ka na eh. Ba't hindi ka na lang maghila pataas, di ba? Ba't hindi ka na lang mag-encourage kesa nambubuli ka at nananapak ka pa, di ba? So, sometimes kasi, ano lang yan sa klase ng tao, kung anong klase ng tao yung mga tao na yan. So, pardon sa mga nakikinig, yung mga nagsisimula pa lang, huwag kayong maniniwala dun. Huwag niyong hahayaan na sirain nila yung focus nyo to grow. Tapos may mga isa pa. Yung second argument nila, parang huwag daw umasa na kailangan makakuha ng maliit na trabaho para matuto.
Okay, another blind argument to. Kasi parang napaka, parang first world problem naman to. Kasi hindi naman lahat ng tao may access or may pera pambayad ng course para matuto. Hindi lahat ng tao kakayanin mag-aral mag-isa kasi may mga iba na natututo sila kapag ginagawa nila yung pinag-aaralan nila. So, oo, madaling kumuha ng, madaling humanap sa Google, sa YouTube, ng lahat ng tutorials ng gusto mong malaman na skills. But, may mga tao na natututunan lang nila yun pag ginagawa nila talaga. So, sino ka para sabihin na mali yung argument na kumuha ng client para matuto, di ba? So, bakit naging mali yun? Eh, natutulungan mo yung client, tapos nababayaran ka ng client, tapos natututo ka pa. So, bakit siya mali, di ba? Mali lang siya because yung mga insecure people, natatakot sila na mawalan ng client. Kasi kawawa sila, hindi nila alam kumuha ng clients for them. Okay, third argument. Sinasabi nila na hindi daw dapat hindi daw dapat natin sabihin na pag nagsistart pa lang yung client is maliit pa lang yung budget. Kasi daw, business yun eh. Once pinasok ng client yung isang business, dapat ready siya. So, hello, first world problem na naman to. Napakayamang, may mga mayayamang problema. So, be open-minded naman. Tingnan nyo naman na mayroon namang mga taong nasa baba pa lang at hindi kayang, eh, hindi lahat ng tao ka-level nyo. So, be careful mga kasi sa inyo rin bumabalikin. Kayo rin yung mga nakakahiya and mga pangit ang attitude ng tao. So, to say that is parang napaka-racist naman or napaka judgmental naman. So, kasi, syempre, kunwari, client ako. Papasok ako ng business, pero wala akong resources. So, from scratch ako. Kunwari, yung business ko, kumikita pa lang ng $1,000 a month. Tapos, sasabihin mo sa akin na kailangan ang kukunin kong freelancer is $18 per hour na, edi negative na ako per month. So, syempre, hahanap ako ng maliit na freelancer muna na papayag sa $500 per month or $600, ganyan. Yung tipong meron pa akong matitira para sa akin. Kasi kung nag-business ako para magbayad ng freelancer, anong sense nun, diba? So, ayun. hindi tamang argument yung sabihin nyo na porkat nag-business yung client, kailangan may budget na siya. So, maraming klase ng business. So, merong mga businesses na kailangan mo talaga mag-invest ng marami. Pero merong mga businesses na kailangan mo i-grow. So, pag dun sa businesses na kailangan i-grow, you can't stop them from getting lower priced na freelancers. Kasi yun yung way nila to grow. Na as a client, kunwari, nagsistart pa lang ako, tapos from scratch yung business ko. So, pag kumuha ko ng freelancer, may pambayad ako sa freelancer, may kita pa ako, tapos parang nadoble yung efforts, kasi may sariling effort na ako, tapos may nadadagdag pang value yung freelancer. So, aangat yung business ko. Hindi tama yung argument nila na kailangan pag nag-start ng business ng client ay may pera. So, yun, first world problem na naman nila yun, yung mga feeling mataas at bulag sa katotohanan ng mundo. Okay. Tapos, yung isa pang argument nila is cost of living. Hindi daw dapat yun i-argue na hindi porket nasa Pilipinas ka ay maliit na yung hindi porket nasa Pilipinas ka is maliit na yung bayad sa'yo. So, yes, given yun, Filipinos tayo, talented tayo, kaya nating makipagsabayan dun sa mga US and Canada, Canadians and yung other freelancers, kaya nating makipagsabayan dyan. Yes, given yan. But you have to think about the reason kung bakit kumuha ng freelancers ang clients. So, kung dun sila sa US, kukuha sila ng freelancers dahil makapag-save sila ng money. Kaya lower yung bayad nila sa freelancer. And hindi na sila magbabayad ng rent dahil or taxes. Kasi hindi na sila mag-office dun eh. Remote na yung freelancers nila. So, kung ikaw,
kung ikaw parang ipagpipilitan mo yung $30 per hour mo doon sa isang US client, eh bakit hindi na lang siya kumuha nung $20 per hour doon tas mag-rent siya ng office niya, di ba? So, binabagayan din yan ng client. Binabagayan din ng client kung ano yung business niya, ano yung ano. So, tapos naman, yung kasi kunwari sabihin mo, $20 per hour yung gustong ibayad ng client, mas mura na yun dun sa minimum nila. Pero, kapag nasa Pilipinas ka, mataas na siya. So, bakit kailangan mo pang sabihin na bayaran mo ko ng US minimum wage? Eh, hindi ka naman taga-US. Kahit kaya mo makisabayan dun sa mga taga-US, hindi ka naman taga-US, di ba? So, bakit mo kikwestiyonin yung cost of living? Kung gusto mong questionin yung cost of living, tanungin mo yung dole kung bakit mismo sa Pilipinas pa lang iba-iba yung cost, yung minimum wage natin per region. Diba? Kung Pilipinas pa lang hati-hati na yung minimum wage, bakit magsa-stop sa country, diba? So, hindi ko naman sinasabi na kumuha ka ng maliit dahil Pilipino ka. Pero wag mong i-devalue na wag mong i-devalue and don't go over the line na parang Pilipino ka nga at talented Filipino ka nga. Pero yung hinihingi mo so much more than kapag kumuha sila ng US freelancer. So what's gonna be their choice, diba? So kukuha sila ng freelancer. So ilulugar mo rin yung sarili mo. May mga clients na talagang babayaran ka more than your worth at saka more than nung worth ng taga-US at taga-Canada. Pero it's not for everybody. Hindi lahat ng client magbabayad ng ganun. So, kung yun yung gusto mong ipilit, humanap ka ng client na magbabayad na ganun. Huwag mo nang pakialaman yung mga ibang hindi tumatanggap at yung mga ibang client. So, yun. Again, it says a lot about doon sa mga nag-i-impose ng know your worth na yan. Ayun. So, another last argument natin, yung parang sinasabi daw nung ano ng ibang yung iba na parang eh nag-hire kasi ko ng mataas na rate, wala namang alam. So kaya ako nagbibigay ng mababa muna. So sabi nila hindi daw argument 'yon. So for me, ay sabi nila parang fault daw ng client, bakit hindi nila in-assess mabuti yung freelancer. So hindi daw niya tiningnan mabuti yung freelancer. So for me, parang siyang victim blaming, parang siyang client blaming, ba? Diba? So, i-address natin mali nung freelancer kasi parang nagpaka-expert siya tas wala pala siyang alam. Yun yung biktima ng mga know your worth bullshit na yan. So, bakit nila ina-argue na hindi dapat argument yun, ba? Diba? So, ano lang, kapag kasi pinilit mo yung sarili mo sa worth na rate, tapos hindi mo ma-back up, doon na magkakanda loko-loko. So, dapat bagayan mo rin yung backup mo, yung mga proof mo, yung mga social proof mo, yung mga online proof mo. So, doon, at saka kung ano yung kaya mong idagdag sa client. Kasi, kunwari, sabihin natin, social media manager ka. Alam mo lahat, kumuha ka lahat ng courses, kumuha ka lahat ng ano, ang dami mong kinuhang courses, ang dami mong pinag-aralan, ang dami mong oras na ginugol para mag-aral. So, sa tingin mo, yung worth mo is $20 per hour na. But nung tinanggap ka na nung client, hindi ka man lang makapagdagdag ng followers or likes or hindi ka man lang makapag-convert ng customers para sa client mo. So, wala kang worth. Kahit na ang dami mong kinuhang course, kahit na ang dami mong ginugol na oras, kung wala kang mabigay na value dun sa client, wala kang worth. So, yun yung worth mo, yung ano yung nadadagdag mo sa client mo. It's not about how much you have spent sa courses. It's not about how you look at yourself, how you think you are worth, how much you think you are worth. And hindi yun yung dinidikta ng mga peer mo na matataas and elites. So, yung value mo na ibibigay sa clients, yun yung worth mo. Tapos yun. So, last message ko dun sa mga nag-i-impose. So, again, inulit ko,
okay lang mag-preach ka about knowing your worth, pero once in-impose mo or nambuli ka, or tinatawanan mo yung mga tao, that's when you are doing something wrong na. So, if you know your worth, and you know how to get what you want from the clients, do not assume that everybody does. So, hindi lahat alam yan. So, hindi porket alam mo, alam na nila. Tapos, hindi porket hindi nila alam, ay hindi na nila binibigyang importansya yung sarili nila. Hindi nila ibig sabihin nun na parang kinakawawa mo yung sarili mo, wala kang pagmamahal sa sarili mo, bakit mo ginaganyan yung sarili mo. So, ikaw lang yun eh. Eh, bakit siya makakapagpakain na siya ng pamilya niya eh. So, last message, do not impose. It's okay to know your worth. Very good. Congratulations if you know your worth and you know what value you give to the client. Pero wag ka mag-impose. Wag mo i-impose sa newbies. Wag mo silang pagtawanan and wag mo silang i-bully. So, yan lang. Quiet ka na lang. Diyan ka na lang sa sarili mo. Yaman ka na, diba? So, sorry. Ang dami kong gigil eh. So, yan. So, wag mo na pakalamin yung mga newbies. Let them grow. Let them find their own path to success. Huwag mo silang i-micromanage. So, pwede mo silang i-guide. Pwede mo silang bigyan ng guides. Pwede mo silang turuan, ganyan. Pero, do not impose. Huwag mong sulat yung path nila for them. Okay? So, sa mga newbies naman, huwag ma-discourage. And, walang masama mag-start sa baba. So, walang masama mag-start. So, umpisa, basta alam mo na stepping stone lang yan at aangat ka pa rin. Okay? So, I hope na-address ko yung true meaning ng know your worth, na hindi siya basta-basta alam mo yung gusto mo rate, and hindi siya basta-basta kung magkano na yung nagastos mo sa courses, and hindi siya basta-basta kung ano yung alam mo, andun siya dun sa kung ano yung kaya mong idagdag dun sa client, sa business niya. Okay, so yun lang. Thank you.